Hi guys! Kung natatandaan niyo pa ako, ako po, si Kate. And welcome po sa aking vlog. Ang topic natin for today, gre-review ako ng local makeup line. So, yung isa, Skin Foundry, kung familiar kayo. Bago lang din siya, pero marami na din namang gumamit sa kanya. Marami na rin ibang, may mga nag-review na rin. And then, yung isa is yung Fairy Cosmetics. Yung Fairy Cosmetics, guys, sinendan nila ako ng tatlong products nila. Yung Skin Foundry, tsaka yung Fairy Cosmetics, hindi lang ito yung mga products nila. May mga iba pa. Iba pang products na hindi ko na-avail or hindi ko nakuha. So, mas magandang i-check nyo yung page nila para makita nyo. Then, marami pa silang ibang shades na hindi ko siya kompleto. So, mga ilan lang yung mga mare-review ko ngayon. Yung mga pinurchase ko lang sa Skin Foundry tsaka yung sinend lang sa akin ng Fairy Cosmetics. So, without further ado, simulan na natin. Mag-spray muna ako. Kung alam nyo naman, favorite ko tong Evian na facial spray. Ito. Hindi na ako mag pa-primer. Ito na lang. Ito na yung pinaka-moisturizer ko. Tsaka hindi ko nga alam kung swak ba sa shade ko to. Iisa lang yung shade nila. Pero natutuwa ako kasi itong mga local brands na to, sobrang affordable lang nila magtinda. So, parang itong, check ko yung price na ito ha, itong sunscreen. This one cost 269 pesos, yan. Kaso nga lang, ang problem, isa lang yung shade nila. Hindi ko alam kung suswak sa shade ko itong, ito. Ito yung, ano niya, maglagay na tayo. Oops. Ito siya. Alam nyo na ang kakalabasan. Maputi. Kakamayin ko na lang siguro. Amoy ano siya? Amoy melon. Gamitin ko na lang tong brush ni Ann Klutz. Sobrang sheer lang ng coverage. Parang ano, walang nangyari. Kasi, what do you expect? Sunscreen lang naman nga to, ba? Diba? Bakit tayo mag-expect ng, ano, parang foundation, sunscreen? Unlike yung sa BLK, ba? Diba? Kasi sa BLK, ano siya? Medyo matatakpan niya yung imperfections mo. Pero dito, parang more into sunscreen to. Kaya, siguro iisa lang yung shade nila kasi sobrang light lang talaga. Kahit marami akong i-apply, parang walang natatakpan. Ito, sticky. Hindi naman siya sticky. Ang gusto ko sa amoy nito, hindi masakit sa ilong. At mabango. Amoy melon talaga siya. Nakakatuwa. Yan, hindi siya sticky. Maganda to. This is good for everyday use. Yan. Hindi siya, diba akala ko maputi to sa akin, pero hindi. Nag-a-adjust siya sa skin tone mo. Maganda to. So, ang susunod natin gagamitin, blush on. Yan. Meron tayong tatlong blush on. Ito. Pocket blush ng, ano, Skin Foundry. Why not? At saka, this one is Sunkissed. Then, yung blush ng Fairy Cosmetics, Gumdrop. Review swatches muna. So, swatch ko tong Why Not.
This is Why Not. Grabe. Mabango rin. Hindi siya may melon, pero amoy bubblegum. Ito yung... Ang gusto ko sa Skin Foundry, ang cute ng, ano, ng packaging nila. Parang lahat pwede mong maibulsa. This is Why Not. This is Sunkissed. So, yan yung sa mga, isang sa Skin Foundry. Let's move on dito sa Fairy Cosmetics. Swatch naman natin. Piling ko magka-shade yung Why Not sa ano. Yan. Dark to. Itong dalawa, gagamitin ko sa cheeks ko. Then, itong blush ng Fairy Cosmetics, lalagay ko sa eyelids ko. Para makita nyo. So, sa left, this side, ang ilalagay ko, yung Why Not. Dadamihan ko yung paglagay, ha? Kahit na magmukha na akong sinapak, makita nyo lang yung shade. Ay. I'll use my fingertips na lang. And buong cheeks ko na nilagyan ko, ha? Para lang makita nyo yung shade. Pero kayo mag-ala, ayusin ko yan. Para this is Why Not. Maganda to pang, ano ha, drunk blush. Dito naman sa kabila, I'll use Sunkissed. See the difference? Medyo orange dito. Dito naman, red siya. So, mauna medyo malagkit kasi pag tumagal, may oil siya. Oh. So, malagkit. So, ito, Sunkissed to. Ito, Why Not. Yan. Grabe po, no, yung kulay ng mata ko. Parang, nakawa naman ako sa sarili ko. Namihan ko talaga siya, kinapalan ko para titignan ko kung mag-oil up ba, kung pwede pa talaga sa lids to, ganon. Pero itong pocket blush, parang ang bilis nag-oil up sa akin. Parang hindi ata pwede to, kahit sa pisa, sa mata. Doon na tayo sa lip products. Yan. We have 4. Dalawa sa Skin Foundry, dalawa sa Fairy Cosmetics. Ito, hindi naman siya lipstick or tint. This is a tinted lip balm. Yeah. I have 2 shades. Cinnamon Toast and Spice Latte. Yan. Yeah. So, dito muna tayo sa Cinnamon Toast. Nung sinwatch ko siya, medyo, ano, struggle. Parang, ano, nihila. Ups ako. Burin ko yun sa labi ko. Oops. Kita niya. Wala siyang expiration date. Kita niyo? Ano gusto yung amoy nito? Sticky. Pag nag-apply ako ng second layer, nakita niyo naman, ang bigat niya na sa labi. Kasi, dumidikit. Parang pag nagsasalita ako, dumidikit. Yung upper and lower lip ko. So, ito yung
cinnamon toast. Na-emphasize niya yung pagka-dry ng lips ko. Burahin ko na. So, dito naman, cinnamon toast, yung nauna. Dito naman tayo sa spiced latte. So, swipe ko. May tagging pa rin. Lagkit doon yung dikit ito. Ganyan-ganyan ko na lang. Hindi ko ma-swipe eh. Sobrang lagkit. This is the shade Spice Latte. Hindi siya balm. Kung balm siya, madali siya nagiganon. Mag-ano na ako, yung remover. Hindi nga kumuli sa lips ko eh. Hindi ko nga ma-swipe na ganon. Kailang lalo yung lips ko. Amoy bubble gum, pero may amoy halong chemical. So, dito na tayo sa Fairy Cosmetics, yung dalawa nila. Ito muna unahin ko yung lace. Yun. Kailangan pala munang i-shake. So, this is lace. See, ito. Matcha. Pero daling i-apply. Dali niya mag-set. Good for everyday. Ito siya. So, this is lace. Hindi siya drying sa lips. Hindi niya rin na-emphasize yung dry areas ko, yung mga namamalat sa lips ko. Unlike nung dalawa. So, dito na tayo sa last one. Ito yung Fairy Powder Set. Tint rin nila to. Swatch natin. So, ito. Shade na ito, Frost. Maganda to ang dalawang shade. Amoy candy? Candy ba to? Tama ba? Pero hindi ko alam kung anong candy yung naamoy ko. So, ito yung Frost. Ayan. Madali itong mag-set. Ayan o. Madali siyang mag-set. Parang hindi nga siya tint eh. Parang lipstick. Ang sa eyes ko, pagpasensyahan nyo na kasi yung blush on. Alam nyo na, pag naglagay kayo neto dito sa cheeks, alam nyo na kung paano. Ilagay nyo muna sa kamay or ilagay nyo sa tissue or sa mixing pan, ganun. Kasi tingnan nyo na pag nasobrahan, alam naman burahin ko pa to ulit. Diba? Pero mas gusto ko pa to kaysa dito. Ayan o, nag-oil up na ako. Kung makikita nyo, medyo makintab na siya, diba? Ito hindi pa. Dito na tayo sa last one. Muntikan ko na makalimutan. Itong hydrating face mist nila. Kung makikita nyo, see? Makikita nyo ba na meron siyang parang glitters? Diba? Galing. So, imimist ko na to.
ang bango nito, amoy cucumber talaga. Tsaka, sobrang dry kasi ng mukha ko nung mga nakaraang linggo. As in, namamalat yung ditong area ko. Pero pag nag-makeup ako, then nilagyan ko neto, wala. Hindi siya makikita, lalo na pag naka-foundation. Diba pag naka-foundation or cushion ka, kahit na anong gawin mo, makikita pa rin yung dry patches. Pero pag nilagyan ko neto, ayan guys, ito na yung final look. Yan, pero hindi naman ako lalabas ng ganito, no, ng ganito. Pinakita ko lang sa inyo, kinapalan ko yung blush ons and yung eyeshadow ko para makita niyo yung actual shade. Kasi, di ba, minsan, dahil sa camera, nag-iiba rin yung shade tapos hindi rin masyadong kita. So, sinadya ko talaga yan, guys, para sa inyo. I'll give my thoughts regarding dito sa mga ginamit ko. Una, dun tayo sa ito. Mura to. Mura to kaysa dun sa mga ibang yung tinted sunscreen. Pero, kung kayo ay naghahanap ng yung may coverage na hindi nyo na kailangang maglagay ng foundation or ng BB cream, ganun. I will not recommend this. Siguro, mag-switch na lang kayo yung talagang tinted sunscreen na may coverage talaga. Yung BLK, maganda yung coverage niya. Yun nga lang, madali siyang mag-oil up kasi nga tinted sunscreen. Pero kung willing kayong mag ganito, then mag-apply ng BB cream or kung ano naman kayo, makinis naman kayo, maganda to pang everyday. Ito, gagamitin ko pa rin to everyday. With or without foundation. Maganda to, mabango, hindi sticky. Ayan, yan yung nagustuhan ko sa kanya. Yun kasi yung number one na hinahanap ko sa sunscreen. Okay lang na sheer yung coverage niya, basta hindi malagkit, hindi mabilis mag-oil up. Ayan, SPF 50 naman to, kaya okay na okay. Dito sa lip balm ng Skin Foundry, sorry to say, I really, really don't like this. Siguro, dahil natuyo na siya, hindi ginagamit, subukan ko na bigyan to ng second chance. Itatry ko pa rin siya, then bibigyan ko kayo ng update kung okay ba. Pero, ngayon, yung nung pagkagamit ko, hindi ko talaga siya nagustuhan. Dito naman tayo sa pocket blush. Pocket blush, okay lang. So, pwede siyang alam mo, mas gusto ko pa ito ilagay sa lips ko kaysa iyon. Mas maganda to, madaling i-apply. Walang problema, hindi, walang tagging, wala. Yan, sa cheeks ko, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Magandang shades niya, pero kasi para sa oily skin na katulad ko, yung oily na katulad ko, hindi to magtatagal sa'yo. Pero depende kung subukan ko ulit to with primer tsaka baka pag binake ko yan or pinatungan ko ng powder, magiging okay to. Kasi, di ba, as is ko lang siya nilagay. So, madaling nag-oil up, hindi ako nag-bake, hindi ako nag-primer, wala akong nilagay. So, kaya siguro isa ring factor yon. Pero, I'll try. Susubukan ko to. Nagustuhan ko naman, lalo na itong sun-kissed. Maganda yung shade niya. Tsaka, ano mo, handy oh. Kahit na ito lang yung dalhin mo sa bag mo, tapos pwede mo na itong eyeshadow, pwede ng blush on, pwede ng ano, diba? Nakaka-save ng space. Yan. Doon muna tayo sa Skin Foundry, ha? Ito, last one. Kanina ko pa pinaulit-ulit. Favorite ko to. Handy na. Maganda pa yung ano, may konting glitter siya pero hindi naman naka-emphasize ng pores, yung tamang ano lang, glow lang sa skin mo. Maganda to, itong hydrating nila. So let's move on dun sa Fairy Cosmetics na ano. Ayun, I want to thank Fairy Cosmetics dahil sinendan po nila ako ng products nila. Maraming salamat po. Ang pangit lang, yun nga, sabi ko,
kapag nag-pump ka, maraming lalabas. Sayang naman yung yung natitira, hindi siya lahat naggagamit kasi sobrang pigmented nito. Tignan niyo naman yung mata ko, 'di ba? Parang ano na. Ay sa kulay, very good. Mas gusto ko pa to kaysa dito. Ito hindi nag-oil up yan. Pwede siyang gawing eyeshadow. Pwede rin gawing lipstick. Pwede to. Ito nag-oil up. Kumintab. Ayan o. Medyo nafifi. Hindi nyo man kita sa camera. Pero pag ginanon ko, medyo malagkit na yung nasa pisngi ko. Ito dito sa dalawa. Itong air tint nila. Tsaka yung powder stain. Wala naman akong ito matte finish. Wala naman akong masabi dito. Okay naman siya. Kaso sa tingin ko, itong product na to, mabilis itong matanggal. Yan. Subukan natin. Sa tingin ko, mabilis siyang matanggal. Siyempre, tint lang naman. Huwag na tayong mag-expect na yung sobra mura, tapos matanggal, di ba? Abuso naman tayo nun. Pero, grabe. Ay, tignan niyo. Nagtanggal na ako niyan. Pero yung stain, oh, see? Kumain ka man. Ganito yung gusto kong lip product. Yung meron pa rin natitira sa labi. Kasi kahit hindi ka na mag-retouch. Tsaka hindi drying sa lips. Okay to. Okay to sa akin. Okay naman. Itong lace, gusto ko yung finish din neto. Hindi siya drying. Yung shade niya maganda. Maganda tong shade na to. Yun nga lang, yung packaging, sana hindi na nila sa roll nila, guys. Sana sa ganito na lang din. Or yung mga ganito, yung parang ganito. Yan. Ayan, para mas mabilis sana siyang i-apply. Kasi isi-shake-shake mo pati bago lumabas yung product. Yun lang naman, yung nakita ko, yung hindi ko gusto sa kanya. Guys, ito ha, hindi dahil sponsored or hindi dahil bigay nila sa akin, kaya maganda yung sinasabi ko. Mga tints nila, ilang araw ko na rin ginagamit, kaya huwag niyo iisipin dahil bigay sa kanya, kaya ang ganda ng review niya dyan. Hindi po ganun, okay? May mga sinabi naman akong ano sa kanya, negative comments, o hindi naman negative, yung mga ayoko sa kanya. So, yun lang naman. Maraming salamat ulit. Fairy Cosmetics, tsaka Skin Foundry. Skin Foundry ha, yung lip balm nyo. Yung Skin Foundry guys, hindi siya sponsored. Binili ko siya. Ayun, pero favorite ko pa rin to. Tsaka okay sa akin yung sunscreen nila. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyong kakalimutan i-like at mag-subscribe na rin guys sa channel ko kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Click the bell button na rin po para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Kung may katanungan kayo, mag-comment lang po kayo. Huwag po kayong mahiya at sasagot naman po ako. Maraming salamat po. Till my next video. Bye!